bilang isang public official, 'di ba? Kahit ano pa man ang mga political inclinations natin, kahit pa sabihin natin na nag-aagree ka na makulong yung particular individual na yon, we're talking about a grieving mother, 'di ba? Naka-detain siya, yung anak niya namatay, at ganitong klaseng comment pa ay maririnig natin from someone na nagli-lead dito sa tinatawag niyang malasakit movement. So yung take ko dito is, malasakit ba para kanino? 'Di ba? Baka kailangan natin i-reassess kung anong klaseng malasakit, para kaninong malasakit 'yan. And what I'm really hoping, ASec Celine was my colleague from my former network before. She's a colleague, I respect her as an individual. Sana she could reassess this post. Kasi public official siya eh. So it's part of accountability na talaga maraming masasabi yung mga tao sa lahat ng mga statements ng mga public officials natin. Iyon lang, no? I'd like to use this opportunity also to call out other critics din kay ASec Celine. Kasi may mga ibang very misogynist na comments na being thrown against ASec Celine. Let's not be like that, di ba? Kung kayo yung tipong tao na galit doon sa mga taong misogynist na nambabastos ng mga babae, huwag nyo gawin yun. You cannot correct a mistake by doing another mistake. Focus on the issue. Diba? Yun lang. Hindi nyo na kailangan i-bastusin bilang tao si ASec Celine. Just focus on the issue itself. Dahil mali talaga siya doon. Siguro para sa mga public officials lang natin, balikan nyo po yung code of ethics ng government. It's a very beautiful law. Very simple law. And I also encourage our viewers na basahin yun. Kasi nandun yung expectations natin sa lahat ng mga public officials natin, bare minimum yun, na kailangan yung professionalism natin at yung political neutrality natin, kailangan makita natin sa public officials yun.